Magandang araw, Sir Paul. Ako po ay susulat sa inyo ng aking karanasan noong taong 1986 na nangyari sa Mindanao. Itago na lang po natin ang lugar para maiwasan ang kasiraan ng kasalukuyang estado ng nasabing lugar. Ang pangalan ko ay si Fidel. Isa po kong scriptwriter at 2 dekada ko na itong trabaho. Pero dahil nga sa pandemya, ngayon ay pagtitinda sa online na lang muna ang pinagkakakitaan ko. Sa trabaho ko dati, marami na akong nagawang kwento. Pero sa dami nun, ay isa lang talaga ang hindi binibigyan ng approval ng mga mas nakakataas sa akin. At iyon ay ang tungkol sa Kalamansi. Bigyan ko kayo ng kaunting kaalaman tungkol sa Kalamansi na may koneksyon sa ikikwento ko. Mabisa ang Kalamansi upang matukoy mo kung ang isang laman o karne ay karne ba ng tao. Ito po ang paksa ng aking karanasan at sana ay hayaan ninyong mapakinggan ito. Ang kwentong ito ay hindi pa inilalabas sa kahit saang tanghalan kasi nga hindi ito binibigyan pansin dahil hindi sila gaanong naniniwala. Kaya sana ay mapagbigyan ako rito. Marso, 1986. Hindi ko matandaan ang eksaktong araw. Pero naaalala kong pumunta kami sa isang pesta noon. Isang tipikal at simpleng pesta ang napuntahan namin. Kaya sino mag-aakala na may sikreto pala kaming malalaman ng mga kapatid ko. Tubong Cebu talaga ako. Pero dahil may kamag-anak kami sa Mindanao, ay napadpad kami doon. Iyon din ang unang beses na nakipiesta kami doon. Kadalasan kasi pagpupunta kami doon ay hindi naman piesta. Mababait at magagalang ang mga tao na nakasalamuhan namin sa pagdiriwang ng piesta. Kahit hindi kanila kilala ay bibigyan kanila ng pagkaing ihahanda nila. Pero dahil nga dayo lang kami roon at walang gaanong kakilala bukod sa mga kaibigan ng kamag-anak namin doon, hindi kami gaanong tumatanggap ng pagkain. Sinabihan kasi kami ni tita na baka raw mabarang kami. Noong panahon kasi na iyon ay uso ang mga ganoon. Isa pa sa dahilan, baka raw kasi makakain kami ng karne ng tao. May kumakalat kasi na chismis noon na may isa raw pamilya ng aswang. Pero wala pa namang gaano makapagpapatunay kahit na may pinagbibintangan na sila. Walang iba kundi ang pamilya ni Mang Rene. Ang pamilya ni Mang Rene ay mabait base sa obserbasyon ko noong nandun ako sa Mindanao. Mula kasi nang bigyan kami ng babala ni tita na huwag kami masyado dumikit sa pamilyang iyon ay nagsimula na rin ako mag-obserba. Yung anak kasi ni Mang Rene ay naging kalaro namin sa basketball noong mga panahon na iyon at yung anak naman na dalaga nito ay pinagpapantasyahan ng mga kabarkada naming lalaki. Inaamin ko na pati ako nagkagusto na rin sa kanya. Isang buwan kami doon. Sa pag-oobserba ko, wala naman ako nakitang kakaiba sa kanila. Pero nang magpesta, ay doon ko lang talaga napagtanto na totoo ang sinasabi nila tita. Nalaman ko ang lihim nila nang dahil sa paggamit ko ng kalamansi. Sa pestahan ay hindi talaga maiwasan ang kainan. Lahat na yata ng bahay noon ay nakainan namin. Isang linggo kasi ang pesta doon at sobrang saya. Isang hapon, Sir Paul, nang pauwi kami galing basketball, kasama ang kapatid ko, nagyaya ang anak ni Mang Rene na magapunan sa kanila. Boyong na lang ang ipangalan natin sa kanya. Noong una, itumanggi kami. Alam kasi naming magagalit sila tito at tita sa amin kapag nalaman na kumain nga kami doon. Hindi nga nila alam na nakikipaglaro kami kay Boyong. Para sa amin kasi, ay normal lang sila Boyong. Kasi kahit may chismis na aswang sila, ay may mga tao pa rin namang hindi naniniwala doon. Sa katunayan niyan, marami pa rin kaibigan ng pamilya nila. Piyesta noon, kaya nahirapan kami tumanggi ng kapatid kong si Elmer. Kinonsensya pa kami ni Boyong, kasi kaya raw ayaw namin sumama ay dahil naniniwala rin kami sa mga haka-haka. Para patunayan na hindi kami ganong klaseng tao, ay pumayag na lang kami sa gusto ni Boyong. Kahit pa may parte sa utak namin na inaalala ang mga babala ng tiyahe namin. Hindi rin namin maikakaila sa sarili namin na kinakabahan kami. Pagdating namin sa bahay nila Mang Rene ay maraming tao. Hindi na kami gaanong nailang
kasi may iba kaming kasama. Nabawasan ang pagkabahala namin dahil nga mukha namang hindi totoo ang chismis. Kasi kung totoo iyon, bakit may mga tao pa rin na nakikipagkaibigan at nakikihalubilo sa pamilya ni Mang Rene? Naisip ko na lang na baka may inggit lang ibang tao sa kanila. Diyama kasi na mas malaki at mas maganda ang bahay nila Mang Rene at Boyong. Sa dami ng tao ay hindi kami magawang asikasuhin ni Boyong. Pero nandoon ang kapatid niyang si Mirna, yung magandang babae na nagugustuhan namin. Siya yung pabalik-balik sa amin at tinatanong kami kung ano ang gusto namin. At dahil gutom na kami noon kasi nga galing kami sa paglalaro ng basketball, wala nang hiyaya. Nanghingi kami ng kahit anong ulam na may karne. Masaya naman kaming hinainan ni Mirna. Malawak ang bakura nila. Pero sa pinakasulok po kami nakapwesto dahil nga siksika na. Sa ilalim kami ng punong bayabas. Ang daming pagkain sa lamesa namin. Dalawa lang kami ni Elmer pero para kaming bibitayin. May adobo, kaldereta, tapos yung isa na hindi ko alam pero para siyang bicol express. Tapos may dinuguan din. Basta marami pang puro karne. Niwala nga kaming makitang isda na handa nila. Bago kami kumain ni Elmer ay bumulong siya sa akin. Naalala niya kasi yung sabi ni tita sa amin na lagi raw kami magdala ng kalamansi. Ipapatak lang daw namin iyon sa karne na ipapakain sa amin. Kapag daw biglang dumaho ang karne, ay karne daw yun ng tao. Pwede mo ring malaman na karne ng isang tao ang nakain sa'yo kapag daw biglang lumambot ang karne. Noong una ay hindi ko alam kung totoo ba iyon. Hindi ko pa kasi nasusubukan sa buong buhay ko. Pero para makasiguro, sinunod na lang namin ang payo ni tita sa amin. Ang sabi pa kasi nila, kapag doon nakakain kami ng karne ng tao, baka raw mahawaan kami ng pagiging aswang nila. May mga pagkain kasi na karne ng tao ang hinahalo at may orasyon daw iyon na kapag kinain mo ay magugulat ka na lang na isa ka na palang aswang. Hindi kami makakuha ng tiyempo kasi madalas kami binabalikan ni Mirna. Kung hindi naman, ay nakatingin naman sa amin ang asawa ni Mang Rene na si Aling Lorna. Hindi ko alam kung bakit parang binabantayan niya kami. Siguro dahil alam niya na isa ang pamilya namin sa naniniwalang aswang sila. Pero labas naman kami doon dahil taga Cebu kami at nagbabaksyon lang kila tita. Nang mas dumami pa ang mga tao, ay pasimpleng kinuha ni Elmer yung adobo at inilagay niya sa ilalim ng lamesa. Sinaway ko pa nga siya nung una dahil kinakabahan ako sa gagawin namin. Baka makahalata sila at magalit. Bago pataka ni Elmer ng kalamansi ang adobo, inumin muna namin yun. Sobrang bango. Ang sarap amuyin at nakakagutom. Inamoy din namin ang ibang ulam na nasa lamesa at nakumpirma namin na lahat ng iyon ay bagong luto. Walang mabaho roon. Lahat nakakagutom. Habang nasa ilalim ng lamesa ang mangkok na may adobo, mas lalo kami kinabahan nang biglang lumapit sa Aling Lorna. Ramdam ko yung panginginig ng kami ni Elmer sa ilalim na may hawak ng mangkok ng adobo. Maaliwalas naman ang mukha ni Aling Lorna pero hindi ko alam kung bakit sobra-sobra yung kaba namin noong mga panahon na iyon. Tinanong ni Aling Lorna kung may kailangan pa daw ba kami at ipapatawag ni si Boyong. Mabilis kaming umiling-iling. Ang totoo nun, wala na talaga kaming kailangan. Ang kailangan na lang namin noon ay umalis siya para malaman na namin kung totoo ba ang naririnig naming haka-haka tungkol sa kanila. Agad namang umalis si Aling Lorna, pero hindi po nawala ang tingin niya sa lamesa namin. Ganun pa man, hindi nagpigil si Elmer. Pinatak niya yung kalamansi sa adobo sa ilalim ng lamesa. Tapos pasimple niyang sinawsaw yung daliri niya at yumuko ng bahagya. Inamoy niya iyon at halos masok ka siya sa amoy. Sobrang baho raw. Parang bulok na karne. Nang amuyin ko rin iyon ay hindi ko napigilan na mapadura sa sobrang baho. Hindi pa kami nakontento ni Elmer. Piniga namin ang karne na nasa adobo at napaisip kami dahil parang naging bulak po sa lambot ang karne. Para makasiguro pa kami ay kinuha pa namin ng dinuguan
at pinatakan din iyon ng dala ko namang kalamansi. Ganon din Sir Paul, ang baho at ang lambot din sobra ng karne. Dahil sa nalaman namin, mas lalo kaming kinabahan. Agad kami nag-isip ni Elmer ng paraan kung paano kami aalis nang hindi kumakain ng handa nila. Ayaw din naman kasi naming madismaya o masaktan sila mang Rene kapag hindi namin tinikman ang niluto nila. Pero mas ayaw rin naman namin ni Elmer na maging aswang. Gusto pa namin maging tao habang buhay dahil masarap maging normal. Mas lalo kaming nahirapan na makaalis nang pinuntahan na kami ni Boyong. Naligo lang pala siya noon kaya siya nawala. Nagtaka si Boyong kung bakit hindi pa rin namin kinakain yung mga inihanda nila sa amin. Nagkatinginan kami ni Elmer kung ano ang pwede naming idahilan. Nangangatog ang tuhod ni Elmer sa ilalim ng lamesa. Ramdam ko yun kasi ilang beses na nagdikit yung mga tuhod namin sa ilalim. Sobrang naiinis ako kay Elmer noon dahil sa katangahan niya. Napakapangit kasi ng dahilan na sinabi niya. Kasi Boyong, hinihintay ka kasi namin eh. Tinapakan ko na lang ang paa ni Elmer sa ilalim dahil doon ay sa kanya lang tinapagtanto na mali ang dahilan na sinabi niya. Tara, kain na tayo. Pagsabing iyon ni Boyong ay mas namawis kami sa kaba. Nagkatitigan na lang kami na kapatid ko. Para hindi makalata si Boyong ay wala na kami nagawa kundi damputin na lang ulit yung kutsara sa ibabo ng lamesa. Sinandok namin pareho yung parang Bicol Express kasi iyon na lang din ang hindi namin nalalagyan ng kalamansi. Nagbabaksakali kaming hindi iyon karne ng tao. Sumandok na rin si Boyong pero napahinto siya nang parang maamoy niya ang ulam. Singot siya ng singhot. Kinakabahan kami dahil iniisip namin na baka malaman niya nilagyan namin ng kalamansi ang mga handa nila. Anong nilagay niyo rito? Sa tanong na iyon ay para kaming mahihimatay sa kaba. Umiling-iling lang kami at nagkaila na wala kaming inilagay. Nakita namin si Boyong nung humiti pero kakaiba ang ngiti na iyon. Parang alam niya na nagsisinungaling kami. Tara, kain na lang tayo. Pag-aya niya ulit. Nang sumandok ulit si Boyong at kumain na rin, wala na talaga kami nagawa ni Elmer. Naisip nga namin na bigla na lang kami tumakbo. Pero hindi namin magawa dahil ginagalang pa rin namin sila. Kakain na sana kami na bigla naman naming narinig ang sigaw ni Imoy. Si Imoy ay anak ni Tita. Pinsan namin malamang. Kuya Fidel! Kuya Elmer! Si Mama ay natakay sa puso! Hinding-hindi ko makakalimutan ang sinabing iyan ni Imoy. Nagpapasalamat kami na dumating siya at nagkaroon kami ng dahilan para makaalis. Hindi na kami pinigilan ni Boyong. Siya pa nga ang nagsabi na unahin muna namin si Tita. Nang makapagpaalam kami kay Boyong ay agad naming pinuntan si Tita sa bahay. Pagdating namin doon ay nadat na namin si Tita na naghihintay sa amin. Okay naman siya at wala naman nangyaring masama. Doon lang namin nalaman na inutusan pala ni Tita si Imoy na pauwin kami. Kaya nga nalaman nila na nandoon kami kay Mang Rene. Medyo siraulo lang talaga si Imoy dahil sobrang nakakakaba rin ang sinabi niya na inatake nga ang nanay niya. Pero gayon pa man, nagpasalamat kami sa kanya. Dahil kung hindi siya dumating at kung hindi niya sinabi ang dahilan na iyon, ay baka hindi kami nakaalis doon at baka ngayon ay isa na rin kaming aswang. Kinabukasan din noon ay pinauwi na kami sa Cebu. Pero bago kami umuwi noon ay naalala namin ni Elmer na baka nalaman na ng pamilya ni Boyong ang ginawa namin. Naiwan kasi namin sa ilalim ng lamesa ang tiritarang kalamansi na ginamit namin. Pagkatapos noon ay hindi na kami kailanman dumalaw kina Tita. Sa sumunod na mga taon lumabas na kami ng Manila. Kaya madalas sila na ang bumibisita sa amin at sila naman ang nagbabakasyon. Kapag nagbabakasyon sila sa amin, lagi nilang kinikwento ang tungkol pa rin sa pamilya ng Mang Rene. Pero taong 1996, nalaman namin kina Tita na umalis na raw ang pamilyang aswang doon sa lugar nila. Wala naman daw sinabing dahilan, pero malakas daw ang kutob nila Tita
na sila ang pumatay doon sa isang babaeng buntis na natagpo ang wakwakan dyan malapit lang sa bahay nila. Bali, hanggang dito na lang Sir Paul. Umaasa ako na sana imapansin ito. Hindi man masyado nakakatakot sa kanila, pero para sa akin ang kapatid ko, noong mga sandaling yon, noong mismong nasa harapan namin ang mga putahe na malamang ikarne ng tao, sobrang nakakatakot ang mga sandaling yon at talagang babaunin ko hanggang sa huling sandali ng buhay ko. Sana lang talaga mapansin mo dahil kapag nagkataon ay itong channel pa lamang ang kikilala sa aming karanasan. Maraming salamat at mag-iingat sana ang lahat. Naway bumalik na sa dati ang buong mundo.